pero... Dahil sa serye ng kaguluhan na nangyari sa Malabang at bilang paghahanda na rin sa nalalapit na halalan ay iniutos ang pagpapalit ng mga personahe ng Philippine National Police Malabang na related sa mga political candidates at residente ng bayan kung saan may kabuuang 32 PNP personnel ang inilipat sa ibang unit. Opo, meron na po tayong order, effective yesterday, na yung mga PNP personnel natin na residents at saka related doon sa mga political candidates sa Malabang, tinanggal na po natin at pinalitan natin ng other personnel. Sa Malabang, yung galing Malabang, we had 32 personnel ang inalis muna natin doon, na-reassign natin to other. Bukod pa rito ay patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan hinggil sa nangyaring indiscriminate firing at shooting incident na nagresulta sa pagkakapas lang sa biktimang si Mohamed Amil Macalnas. Samantala, hindi pa rin anya maituturing na election-related ang nangyaring pamamaril kay Macalnas. Those two incidents, ang PNP jointly with the CIDD, ongoing pa po yung investigation natin as of this time. It's very premature to say if it is election related. Alam naman natin na yung victim may mga previous cases doon sa area kung saan involved siya. Yun yung tinitingnan ng ating investigador. Nagtutulungan naman ngayon ang PNP at AFP sa bayan upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan kung saan mas pinaigting na ang pagsasagawa ng mga joint checkpoints at patrolling lalo na sa pagpapatupad ng curfew hours. Nagdagdag na rin ng tropa ang PNP at AFP sa lugar upang masigurong ligtas ang bayan. Para sa Kutang Bato News, ako si Crisbel May Lorenzo.